Hello guys! Welcome sa aking YouTube channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like and click the notification bell para updated ka sa aking mga bagong videos. Hello guys, babasahin ko po sa inyo ang kasaysayan ng paglika. Nasimulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay at nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan, dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa at ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig na siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbutil. At nangyari ito, tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman na siyahan siya sa kanyang ginawa. Nang ito'y mamasdan, dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig at gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw, ang araw, upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikaran niya ang mga bituin, inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi. At magbukod sa liwanag at dilim, pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang ikaapat na araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay. At magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. At lahat ng uri ng ibon, minasdan niya ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang araw at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, mailap, malalaki at maliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikhangan niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likain ang lahat na sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop. Maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ang inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian na ibibigay ko naman sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon, at ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan, dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-anim na araw.
Gayon, nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at ng bagay na naroon. Likain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga. Matapos likain ang lahat, ganito ang pagkakalikha sa lupa at langit. Thank you, Lord. Thank you so much. Salamat po sa pakikinig. Bye!